Hello po sa inyong lahat mga kamatsyas, muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Patuloy pa rin tayo dito sa pagsubaybay sa ongoing FIDEchess.com Grand Swiss. Ayan, na ginaganap sa Riga, Latvia. Ayan, alam natin na kung sino ba ang player dyan na famous sa Riga, no? So, bago tayo tumungo dito sa laban na ito mga kamatsyas, ay ipakita ko muna sa inyo itong larawan na ito. Ayan, okay, dahil yan talaga ang bayan ni Mikael Tal. Okay, hindi ko lang alam kung yung picture na yan diyan nakalibing si Mikael Tal, no? Hindi ko lang alam o pwede ring yung parang nilagyan lang ng ano bang tawag dito, cream nilagyan ng bato, yung yumauna na hero, parang ganon. Anong tawag doon? Rebulto, parang ganon ano, kasi considering na hero nila sa Riga si Mikael Tal kasi nga former world champion and talagang the magician, no? Talagang bumubuhay talaga ng mga piyesang posisyon na imposible sa mga sacrifices na doon siya naging famous. Okay, so pagkatapos natin i-analyze ang game na ito mga kamatsyas, ay ipapakita ko sa inyo ang update results sa round number 1, sa katatapos lang na round number 1. Okay, so simulan na kagad natin. Ito ay pinamagatang The Young Mikael Tal kasi maraming kasabi itong si Alireza Ferrugia, Young Mikael Tal. Eh, tingnan nga natin kung uubra ito kay Super Grandmaster Abbasov Nijat, ang pambato naman, representante ng Azerbaijan. Ayan, rating 2638 Super GM. Okay, so tingnan na kagad natin ang ginawa dito ni Alireza. Nag-E4. Nag-E5 naman dito si Abbasov. Nag-Knight F3. Nag-Knight F6. Ito yung tinatawag natin na Petrov Defense. And then dito, nag-D4. And ang idea kasi nito para merong kagad laban sa E5. Pero ang pinaka mainline nito ay yung palagi ang kumakapture sa E5 na kapag nag D6, aatras ang knight. Then knight is E4, saka pa lang mag D4. D5, bishop D3, and bishop D6. Ito po ang mainline talaga niyan mga kamatsyas. Okay, pero dito kasi iba ang piniling diskarte ni Alireza. Nag D4 siya, so linya pa rin naman yan. Knight takes E4, and then dito, nag D takes E5, D5. Ayan, talagang pag mga super GM talaga, alam na nila ang mga pasikot-sikot. Nag Knight B dito, para i-challenge kagad ang knight sa E4. Nag Bishop E7 lang, so cool lang, kumbaga parang relax lang, develop, magka-castling na. Knight takes E4, and nag D takes E4. Nag Queen takes D8, nag-bishop takes d8, and dito nag-knight d4. Sa isang banda, medyo tagumpay dito si Abbasov na nailayo niya si Alireza sa may queen na laban. Kasi malakas talaga si Alireza, especially sa middle game na may queen. Lumalagablab ang mga pressure na binabato niyan. Kaya nga umabot ng 27 po rating niyan. 2770 kasi sa lakas umatake. Young Mikael Tal daw ang tawagin yan. So nag-knight d7, ayan. Tineret ang pawn sa e5 at dito nag-bishop f4 para depensahan. And then nag-knight c5. At yan ang bagong sangag sa posisyon na ito. Bagong luto mga kamatsyas. Dahil nangyari na itong posisyon na ito nitong nakaraang 2012, ang ginawa ni Super Grandmaster Li Chao ng China ay nag-castling lamang at nauwi sa pagkapanalo sa black. Ayan, tinalo niya si Super GM Vocaturo Daniel. Okay. So popost ko na lang po, habol ko na lang ang link niya no sa description below after ng live natin. So dito, nag knight c5 and then nag castle queenside. Yan talaga ang idea dito. Tinanggap ni Alireza na sige, wala na tayong queen, pa-end game na ito, pero ayun pa rin no, nandiyan pa rin naman ang pagka-aggressive no, di nawala. So nag c6 para makover ang d5 and b5 square, pwede kasing malundagan niya ng knight o kaya bishop, yan po ang idea ng c6, and then nag bishop c4. Hindi naging are sa b5, sa c4 naman pumuesto para may pressure. And then nag-bishop e7, so back to normal ang pwesto ng bishop. Nag-rook he1, minarkahan na ng ekis ang pawn sa e4. Kumbaga, mamaya tatimingan lang ng b4 para umalis ang knight, matatagpas na ang pawn sa e4. Pero dito, natunugan yan kaagad ni Abbasov, nag-a5 siya para walang b4. Ayan, para hindi na magulo yung knight niya sa c5. And nag-h3 dito, prophylactic lang para ma-prevent naman ang bishop g4 na development na makakatempo. So h3 para pigilan ang sound development ng bishop sa c8. And then dito nag-h5
para naman mapigilan ng G4, ayan, and pwede ring mag-advance H4 para kumain ng space sa kingside. At dito, nag-A3. Ayan, so ito na yung islog-islogan time, no? A3 para may tatakbuhan ng bishop just in case timing nga ng B5, eh, may aatrasan ng bishop sa A2. And nag-bishop D7, ayan, develop. Nag-king B1, prophylactic lang, nag-B5, ayan. Inunahan si Aliresang atakihin, umatras lang Bishop A2, and nag-castle dito si Abasov. So, yung castling daw na yan ay inaccuracy, mga kamatsas. Ang tira lang daw dito ay H4. Mangain na lang ng space sa kingside. Ayan, para magamit ang square H5, maaaring mag-rook H5, mga ganyang idea, pero at least nakareserba lang yan. Yan daw ang mas mainam. Pero dito, nag-castling medyo risky daw kasi nga yung castling din sa kingside committed na ng pawn si Abasov sa H5. Kaya medyo may kaunting kaibahan, ano? Kasi dapat, kung may makukommit na pawn sa shield ng king after castle, dapat hanggang H6 lang. Pero dito, kapansin-pansin na nag-H5, so parang very tempting na ang sarap bombahin yan pagka ganyan. At dito natumbukan nga, nag-G4 nga. No? Nag-G4 kasi nga itong si Aliresa, lalo na nasa estilo niya, napakahilig niyang umatake. Very aggressive yung player na yan. So G4 and then dito tinanggap H takes G4. Bad move. Hindi raw dapat tanggapin na yan. Dapat daw dito counterplay sa kabila. B4 para makapag-create naman ng pressure. So, yan ang mga plano. Kailangan may counterplay. Umaatake dito sa kabila, mangiliti ka rin naman sa kabila. Yun ang pinakamagandang pang-counter or depensa. Okay, B4 na daw ang much better. Then, ang continuation, G takes H5, then B takes A3, and dito Rook G1 and King H7. Ayan. Medyo magulo, pero ibig sabihin, dahil yung pawn jam, may posibilidad mabuksan ng B-file, magandang counterplay yan sa black. Okay. So, balik tayo, pero dito ang ginawa ni Abasov, tinanggap niya, no? Nag-H takes G4, at dito talagang gravacious matapang. Bishop takes G4, siguro dito ang naisip na ni Abasov, eh, pag-capture, may tempo pa ako, ah. O, aalis pa yung tori niya, and then mayroon pa akong pagkakataon para mahilot ko ang position, maaari akong bumalik dito sa D7, depensahan ng pawn sa C6, pero dito binulaga siya ni Aliresa, meron palang knight takes C6. Ayan, nakadikit pa kasi yung bishop sa E7. So medyo kitang-kita naman yan, ano? Pero yun nga po, sa hindi natin maintindihan, eh, isinabay ni Abasov. So pag knight takes C6, nakatret pa sa bishop sa E7, ang ginawa dito, nag-simple rook FE8. Alright, Rook FE8 para depensahan ang bishop sa E7. So dito mga kamatsas, bakit hindi nakipagsabayan dito si Abasov? Meron kasing knight takes E7 na pagpalagay natin King H7 or King H8, King H7, kakapturin ba ito? Hindi na. No way! May Rook H1 matchas. Talagang hindi nakakayanin, harang na lang pampatagal. Rook takes H5, matchas. Hindi pwedeng tumakas, may knight na nakagwardya. Okay? So yan po ang kalalabasan niyan, kaya dito ang ginawa na lang ni Abasov na Rook FE8, simpleng dinipensahan ang bishop sa E7, at dito natumbukan na naman ni Aliresa, napakagandang tira, very accurate, Rook D5. Okay, ano idea ng Rook D5? To play knight takes bishop, capture, lilipad ang knight sa C5, yan po ang pinaka balak talaga. And then dito, nag-Rook AC8, yan naman ang naging countermeasure dito ni Abasov. Ang tapatan ang knight sa C6. Ang idea niya, pag kinapture nga naman ang bishop, capture, eh yung rook, nananatiling suportado ang knight sa C5. Yun nga lang mga kamatsas, hindi raw yan ang kainaman, mas solid pa rin daw ang knight E6 para nakaiwas na sa threat and may tempo attack pa sa bishop sa F4. So ang gagawin daw dito ay bishop E3, aatras, and then knight C7 to protect the B5. And at the same time, may atake din sa rook sa D5. Na dito, eh, syempre, iba pa rin yung nakadepensa na may atake pa. Okay, mapapaatras ang tori. Yan daw ang mainam, mga kamatsas, na dapat gawin ng black. Pero after Rook D5, balik na tayo. Ang napiling countermeasure dito ay Rook AC8. Pero dito, nagkasunod-sunod ang napakainam na mga discarding Knight A7. Ayun, no? Talagang may mga ganyan, eh. Double na naman. So, ginawa dito, nag-Rook A8. Inatake ang knight sa A7. Another inaccuracy, another risky move. Dito raw mga kamatsas ang tira daw, B4 na nga lang daw, eh. Makipagsabayan, eh. Talagang ipapasubo ang tore, bishop takes, rook takes, and then rook G1,
Bishop e6, Rook d4, B takes a3. Ayan o, ganyan na lang ang gagawin eh. So, gagawin daw, capture, then knight takes e6, rook takes e4, and knight takes f4, capture, capture, then b takes a2. Okay, so dito parang ang gustong palabasin ng black, bishop, rook na lang siya, pero kahit papaano may panggulo dito sa kabila, pero still lamang na rin daw talaga ang puti dito. Ayan, kumpara dito sa ginawa, na after knight a7, ang ginawa kasi ni Abbasov, nag-rook a8, counter attack sa knight sa a7, piningas, knight takes b5, with tempo, tatalon sa c7 para dobole ng black, and then sinabayan ni Abbasov ng rook eb8 para atakihin na naman ang knight, inatake na naman, umalis na naman ang knight, talagang sumusugod lagi ang kabayo na yan, makulit talaga, and dito nag-rook a7, ayan. So this time, dahil live po tayo mga kamatsyas, hindi po ito recording, ano kaya dito ang malupites na ginawa, na idea na in-apply dito ni Alireza, at talagang lalong napasakamay niya ang malaking kalamangan. Sige po, bigyan ko kayo ng ilang sandali para makapag-analyze, and then babasahin ko ang inyong mga live chats. Okay, start! Sige po mga kamatsyas, basahin ko po. Oo, oh, Netherlands si Alireza. Ay, sa France nga pala, no? Oo nga pala mga kamatsyas. Opo, baguhin ko ha. Yun, yun ang sinasabi ko. Yun ang kagandahan pag live tayo. Oo. Oo nga pala, nalito ko, no? Netherlands nga pala si Giri. Palitan ko. Pwede pa naman palitan. France nga pala. Maraming salamat po ha sa nag-correct. Tama, tama. Ayan mga kamatsyas, sige po, tuloy tayo ngayon. Ano kaya dito ang best move na po pwedeng or in-apply dito ni Alireza? Sige po, basahin ko ang inyong chat. So sabi ni Mark Guitar, E6. Ayan, Mark's Guitar, E6. Wow, sacrifice to open up the dark square diagonal bishop. Sabi naman ni Christian Mendoza, E6 pa rin. Wow. JM Lontok, E6. Cyrus Luis Mahawan, E6. And June Katingub, rook g1 to attack the bishop on g4. And magandang tanghali din po, Cardo Dalisay, ayan, sa FPJ. And MJ Bondok, e6. Wow, ba? Talagang grabe yung mga ideas nyo ngayon. Nag-i-improve, ha? Nathan Marquinez, e6. Sige, titingnan natin mamaya. Then Dex Nacion, pawn e6. And Christopher Rostrolio, ang tinira, rook takes knight sacrifice. Pag nag-bishop takes, ano po kasunod nun? Pag nag-bishop takes, ano po kasunod? Sige, sige, tingnan natin. Arnel Perez, e6 master, and killer AVP, king a1. Ah, okay. King a1, Petrosian Karpobang estilo. Umiwas lang sa strong b-file pressure. Kasi yung rook sa b8 malupites eh, no? Nakadungaw eh. Ang sabi ni Vega Dex, e6. Yan, e6 sacrifice. Sige po, meron pang ahabol? Meron pa bang ahabol dito na Christian Mendoza, yung kalaban ni Alireza, kamukha kasi ni Anish Giri coach eh. Aya, siguro nalito ko eh, no? Ayan, si Nijat Abbasov, talagang Azerbaijan niya, ni-research ko yun eh. Nawala sa isip ko itong si Firuja, ano nga pala ito, France nga pala. Hindi nga pala Netherlands. Ayan, and e6 next, sabi ni Christopher Rostolio, after rook takes capture, then e6 ang next. Itingnan natin mamaya yan. Okay, alright, so thank you very much po sa mga nag-participate, no? Maraming salamat. So tingnan na natin, ang ginawa dito ni Alireza ay e6, good move. Okay, so ito po, long game ito, ha? Super long game, 100 minutes for 40 moves. Pag lumampas, may additional 50 minutes or another 20 moves. And all the moves are with 30 seconds increment. Okay, talagang super long game. Kaya yung e6 na yan, talagang sigurado, madiin na madiin ang pagkaka-analyze dyan. Pero tingnan muna natin ang sinabi ni Sir, no? Suggestion niya, rook takes c5 sacrifice, suggested, no? Ang ginawa dito, bishop takes c5 and mag-e6 daw. Ah, okay, interesting. Still advantage pa rin. Okay, advantage pa rin kasi ang point dito, yung pressure ng bishop sa f4 to rook on b8 eh. No, yan ang point eh. So, paano ngayon yan? Halimbawa, kung mag f takes e6, may knight takes e6. Naka-threat pa, ayun pa oh. Grabe, no? Dami na rin pala. Sangay-sangay na rin pala, no? Capture, capture. King f8 and bishop takes b8. Lamang ng isang pyesa. So, good move din po yung rook takes c5. Pero after e6, so
Ito po nangyari, E6, then group A to B7. Ayun. So, minarkahan ng X ang pawn sa B2. And ang ginawa dito, pero isa-isahin po muna natin na nakalimutan ko, pasensya na po. Ano ba mangyayari para malinaw, no? Kasi nag-rook AB7. Ano ba mangyayari kung mag-knight takes E6? So may knight takes E6. Ayun pa rin, naka-threat pa rin. Halimbawa, kung mag-bishop takes E6, then may bishop takes B8, capture, and then capture lamang material advantage dito ang white. Okay? So dapat matalas po tayo sa mga sequence. Kapag naman nag-knight takes capture po ng pang-capture, mayroon naman daw bishop takes, na kapag kumapture dito, then bishop takes d5 check, king f8, and bishop takes a7. Ayun. Bagsak. Wala talaga, no? Talagang only move, no? Halimbawa, ito ginawa po, no? Balik na tayo, rook ab7, then nag-king takes f7 check, king f8, umilag lang ang king. Kasi obviously, kung kakapturein ang pawn sa f7, mayroong malakas daw. Ah, bakit ganun? Hindi pa kinapture ito. Hindi pa kinapture, no? Pag kinapture ba, ano meron? Check. King f8. Nakabitin kasi. Tapos may bitin dito. Pero dapat makita raw ito. Rook takes a5. Rook takes b2. Check. Then king a1. Ah. Siguro nadelikaduhan pa dito si Alireza. Kaya di niya pinasok to, no? Kakapture rin dito. Then knight d5. Wala namang check dun eh. Kasi may knight eh. Ayun. Mukhang delikado lang eh, no? Very annoying. Mukhang nakakatakot eh. Lalo na kung gaganon, gaganito, may bishop b1 lang daw. Grabe pala yun. Yan ang tamang defense, no? Parang yung attack and defense natin na inaaral tuwing 6:30. So dito, balik na tayo. Naging f8 lang si Abasov and a very safe move, bishop e5 para maproteksyonan ang pawn sa b2. Nag-knight d7, idea para ma-eliminate ang bishop na dumidepensa sa b2. And dito, ayan, sige po. Guess the move ulit tayo. So, buhos natin ang pagka-super GM strength natin. Sige, bigyan ko kayo ng ilang sandali, mga kamatsas. Basahin ko ulit ang inyong mga guest move. Live chat tayo. Alright, start po tayo. Shout out, coach! Sabi ni Dex Nacion. Ayan, shout out. Sige po, sige. Ayan, magkakaroon tayo ng, ng separate schedule dito ng live dito sa ating YouTube, mga kamatsas. And automatically after nito, masisave naman, marireview pa rin ng ating mga kamatsas na gusto makapanood pa. Okay, rook takes knight. Ayun, sabi ni Christian Mendoza. Wow, rook takes knight sacrifice. Pagkatapos nun, ano kasunod? Ayan, sabi naman ni Nathan Martinez, rook h1. Ayun, rook h1 ang idea to play rook h8 check. Wow, no, mukhang dangerous din ang paparating nun, ah. Rook takes d7, coach. Then rook takes d7, then rook h1. Ayun, sabi ni Christian Mendoza. So dahil nagkaroon nga ng butas sa h-file, eh, no? Dex Nacion, thank you, coach. Okay lang po yan. Jacob Gonzalez, knight e6. Kakapturin lang po ng bishop yan. May bishop sa g4. Nathan Martinez, rook h1. Ayan. So may hahabol pa po ng mga malulupais yung ideas. Bishop takes g7, titingnan natin yan, ha. May tumira bishop takes g7, sabi ni Romaya Gaming. And Bryant Bonco, coach shout out from Kalatagan, Batangas. Ayan, and Jacob Gonzalez, knight e6. Kakapturin lang po yan ng bishop. Pag kinapture, ano po ang susunod natin? And Joshua Garcia, check gamit ang horse. May bishop po, ha, sa g4, nagbabantay, ha, baka capturing lang ng libre yan. Ano po ang kasunod natin? Pagka yan ay nag-knight e6, Navarro, Twain, Morris, rook d7, and then knight e6. Tingnan natin yan mamaya. Sige. Tingnan po natin yung mga variations na yan. Alright, so maraming salamat po sa mga nag-participate, no? Thank you very much. And dito, isa-isahin natin, may tumira ng knight e6, kakapturing lang po yan. Yan, libre, no? Lamang pa rin ang puti. So, ang continuation, rook takes d7. Then, kapag nag-bishop takes d7, followed with rook h1. So, winning pa rin naman kasi may rook h8. Yun nga lang, medyo parang ang lalim, no? Ang lalim ng approach na i-apply. Ang lalim ng requirements, kumbaga. Pwede rin naman daw ito, rook takes d7, then bishop takes e6. Lamang pa rin talaga. Decisive ang for ang white. Ang tindi na pala na naging puhunan, no? No? Ng puti rito. Kasi ito na kasunod, eh. May sundot sa ilalim, eh. Knight e6. And may tumira naman dito ng immediately rook h1. So, ang ganda rin po ng rook h1. Considered as
perfect move. Kasi ang idea, pag nag knight takes e5, mayroong rook d8. Excellent move. May ka-eltal na ito. Pag kinapture, sabay ganun lang, oh. What? Bakit yan lang? Pag kinapture ng tore, mathematician sa dulo. Ayun, may matchas. Hindi pwedeng kainin ng f7, may bishop eh. Lupites, no? Pag rook d8, pag kinapture ng tore yan, rook h8 pa rin, may aangatan, yun nga lang, may queen na. Wala na. Pagka ganyan, ano na lang yan, papaypayan na lang ng puti yan, wala na yan. Okay, so, yun po, no? Pero ang ginawa dito, meron pa bang tumira ng iba? May tumira pa ng, ano pa ba yung ibang tinira? Nakalimutan ko eh. Knight e6 na gawa na natin, no? Rook g1, may tumira ba ng rook g1? Rook g1 kasi may knight takes e5 eh. So, capture, then may makakagulo eh. May gulo po, rook takes b2. Okay, punta na po tayo sa nangyari. Ang ginawa dito ni Alireza ay nag rook takes knight. Congratulations po sa mga nakakita. Yan, okay? So, sacrifice ang idea, bishop takes d7, and a very simple, deadly move, rook h1, na paresign na dito si Super GM Abasov. Ayan, so, bata pa lang kasi po si Alireza. Ano yan, na-publish yan sa Chessbase. Hindi po Chessbase India, sa chessbase.com na yan daw ang potential young Mikael Tal sa hilig mag-sacrifice. And then later on, si Daniil Dubov. Ayan, nagustuhan din ng madlang people dahil si Dubov ay may pagka-Mikael Tal din. Napakasaya maglaro. No, talagang totally slam bang, talo kung talo, panalo kung panalo, bihira sa kanya ang tabla kay Daniil Dubov. Grabe din kasaya maglaro yun. So, rook h1 nag-resign na dahil check na doon, no? So, bakit nag-resign? Halimbawa, kung ang gawin ay remedyohan, mag-bishop takes a3, di naman pwedeng capturein, di ba? Naka-pin. So, ang gagawin pa rin daw, may rook h8 check. Kapag nag-king e7, mayroong knight d5 check. Ah, okay. Pag nag-king takes f7, knight to f4 check. Kapag nag-king e7, and mate kambing, knight g6. Grabe, ganda ng pagkamate, no? Covered lahat ng mga important squares sa tatakbuhan ng king. Oh. Wala talagang takbuhan. Totally, covered lahat. Okay. Grabacious, kinuyog ng mga pyesa ang Matchas King sa e7. Ayan, maraming salamat po muli mga kamatchas sa inyong pagpapahiram ng oras para manood sa video na ito, and also sana natuto kayo, no? At bago tayo magtapos mga kamatchas, ay shoutout muna tayo. Binabati natin sila Nathan Martinez, Radmondel Guadilla Villaflores, June Katingub, Christian Mendoza, John Kennard Soriano, Sayan Geranco, Cyrus Luis J. Mahawan, Timothy Coronel, Cardo Dalisay, Dex Nacion, and Bryant Boneo. And sabi ni Bernales Lorenz, Gabriel, good afternoon coach, boring sa klase, nood po muna ako dito. Ha ha ha. More power to you and to your fam coach. Keep up the great contents. Maraming salamat sa iyo ha, Bernales Lorenz Gabriel. And reminder lang din, focus sa study ha. Huwag magpapabaya. Ayan, pag wala naman, makakasingit, yung talagang walang gagawin, pwedeng manood. Pero pag kami mga gagawin po ha, priorities natin, napakalaga ng study. Okay. Maraming salamat po ulit mga kamatsa. Silipin lang natin, ano, paalala lang po sa mga ngayon pa lang nakapanood dito po sa ating tournament promotion this coming Friday at 8 p.m. Sana po makapag-register na kayo, no. Ito yung mga prizes natin. So the more na marami pang close na ba? Close na ba ang registration? Ah, okay, at 1 p.m. nag-close na pala ang registration. So good luck na po, no, hanggang 1 p.m. na lang pala today. So good luck tomorrow. So see you tomorrow sa Bakbakan. Ito po ay with a time control of 2 minutes plus 1 second increment, 15 rounds. Ayan, and special thanks to Daway PRD for additional sponsor. Kaya lumaki po kahit papaano ang ating papremyo mga kamatsas. Okay, so... And then also, para po sa ating kiddies, baka may kilala kayong kiddies na under 8, under 10, under 12, this coming November 27, mayroong tinatawag na Thanksgiving Tournament. Pasalihin po natin ang ating mga chikiting na players. Ayan, for every category, ang champion, 1,800, second, 600, third, 400, and 200, GCash or load. Ayan, so ipopost po namin ang final details niyan mamaya sa aming RMT Music and Chess Facebook page. At 3:30 naman, magkita-kita tayo ulit sa ating live na gagawin sa Facebook page naman natin. Ayan.
Halininan. Busy si coach. Okay, maraming salamat po muli mga kamatsas. Magkita-kita po ulit tayo, God willing, mamaya.